What's up guys? I'm your car bro Nico and today, meron tayong dalawang Brio, isang RS at isang Inares. Iko-compare natin kung kaya ba talaga natin kopyahin ang tunay na RS. So, let's go! Alright, unahin muna natin kung anong makikita sa isang kotse. Siyempre, yung front, yung face ng kotse. So, si Carbro Francis nagpalit na siya ng bumper para makopya yung RS natin. So, yung fog lights, kinopya niya. And then, yung badge. Yan. Tsaka yung grill, ginawa ng black. Kasi dati, yung stock niya is silver. And then, yung headlights, yan. Kung makikita nyo, pinalta niya na din. Bakit? Kasi, give me that. Yan. Makikita nyo, yung headlights ng stock ay may chrome sa taas. And kung makikita nyo to, is merong black. Yan. Ito chrome, ito black. Very good. So guys, yung black top roof natin sa RS, painted talaga yon. Pero dito sa Inares, is wrap. Okay, guys, yun lang yung sa front. Pero tong carbon hood, hindi RS yan. Pinagawa na namin to sa RKR Garage. Kung gusto nyo makita yung process nito, panoorin nyo yung video namin about that. Pero punta tayo ngayon sa side, tingnan natin yung difference. Let's go! Alright guys! So, sa side ng stock Brio RS, kung may mapapansin kayo, may conversion din. Yung stock ng Brio S, which is the base model, meron siyang cheek light dito. Ang ginawa ni Carbro Francis, pinatanggal niya, pinamasilyan, pina-repaint ulit. Then, nagpalit din siya ng side mirrors. Kasi yung signal lights talaga ng RS is nasa side mirrors. And also, yung side mirrors ng RS is pwede mong i-fold in just one click. May button sa loob ng car, then when you press it, magpo-fold na siya mag-isa. Pero dun sa in-RS, wala siyang motor assembly, so wala siyang pindutan na gano'n na biglang magpo-fold. So manually mo siyang ipo-fold if ever. Pero nasa sa inyo na yun kung papalagyan nyo ng motor or stock nyo na lang gagamitin. Guys, sa side panel naman ng window, yung Brio S body color to. Ang ginawa ni Carbro Francis, pinarap niya ng glossy black. Pero, yan, matte black dapat. Pero sa opinion kasi ni Carbro Francis, pogi daw talaga kasi glossy. So, ayun lang pinagkaiba sa RS na naging glossy to, eto matte black. And then, side skirt. Yon. Huh. Kopyang-kopya. Very good. Pati yung lining. Yan. Pinalagay pa to ni Carbro Francis para makuha natin to. Pag tumingin na kayo sa likod, come on here. Ngayon, sa likod, kung makikita nyo, kopyang-kopya pa rin. Simula tayo sa spoilers. Very good. Eto sa kabila. Very good din. Kaso, kung makikita nyo guys, hindi red. Doon kami nahirapan maghanap ng spoilers na red yung third brake light. Pero the rest, kopya pati badge kung paano maglagay, pati yung bumper sa likod. Pinaltan din natin to para makopya yung bumper ng RS. Yun lang guys sa labas ng Brio RS and S. So, pasok muna tayo sa loob ng RS para makompare natin yung interior sa Brio S. Let's go!
Alright, nasa loob na tayo ng Brio RS, the original. So, Carbro Bandit, show me the key. Ouch! Alright, so, bubuksan natin to. Kung anong feels. O nga pala, hindi siya flip key ah. Ang original ng RS. So, yon. Yung gauge, iba. It's RS, may nakalagay. Head unit, stock ng RS. Touchscreen, very good. Oh, I open the car, ha? Oh. So, guys, makikita ko lang dito, yung steering wheel. Meron siyang buttons para sa volume, then channel or mode. And, yung head unit natin, yan. Oh, touchscreen. And also, yung mga orange accent trims natin. So, makikita nyo, very good. Diba? Orange. Ang RS, walang nilabas na manual. Sa Thailand lang. So, mga Thai fans, shout out sa inyo. And, let's see kung ganito aircon. Uy, very good. So, makikita nyo, pati yung door panel, merong orange trim. So yun guys, yung seats neto may cover lang, pero sa loob neto may orange stitches. Yan, pag ganyan. And then, walang armrest. Nakapanibago to ah, parang walang armrest. Diba? So, yun. Horn. Very good. So, yun. Steering wheel, may button lang. So, yung roof lining natin, black. So, very good. And then, yung sunshades, yan. May salamin. May vanity mirror. So, ayun lang nakikita ko. Ngayon, punta ngayon tayo sa Brio S, the base model. Let's go. Alright, guys. Nasa Brio S na tayo ngayon. So, Carbro Bandit, pakibigay yung key. Ha! Iba. Iba pa box. So, ang ginawa ni Carbro Francis, tinanggal niya yung susian natin, pinagawa niya push button. So, personal things na yun, guys. So, kung gusto mong flip key, or standard key, or push start button, it doesn't matter. Basta, bubuksan natin ngayon yung Brio S. So, let's start. Ooh, very good. So, makikita nyo ngayon, yung gauge, hindi natin nakopya. Kasi, ang hirap maghanap ng gauge ng Brio RS na as in sobrang copy. And then, yun, yung aircon panel, same. And yun, yung head unit natin, hindi touchscreen. So, one din lang to. Not bad, nakapag-music pa rin. And guys, yung stock nito, wala siyang tweeter sa panel ng door. So si Carbro Francis, pinabutasan niya lang, tapos pinalagyan niya ng tweeter. So, eto pang maganda. Buksan muna natin yung aircon. Very good. So guys, yung trim, eto yung pinaka-the best. For me. Pinaka-the best yung trim. Kasi, pinakopya ni Carbro Francis, eto, pinapaint niya talaga as in, lahat ng trim. Pati sa door panels, yan. Tapos, yun lang, eto, pinaka-carbon sticker niya na din para very good. So, yun, manual. Ang RS, walang manual again. Eto, manual. Of course, may clutch. Steering wheel, walang button. Inihintay pa namin yung steering wheel ni Carbro Francis, pero hindi pa nadating. So, eto lang, steering wheel, yung gauge. Yun, sunshade. Yung stock neto, walang mirror. So, ginaya niya din yung sa RS na pinalagyan niya vanity mirror. So, very good. And yun, same din naman, black yung ano, roof lining. Yun, yung seats. Hindi siya orange stitching. And one piece. Hindi natatanggal yung headrest.
So, yun lang. Tas eto, kanina walang armrest eh. Eto ngayon, may armrest. Pinalagay na din ni Carbro Francis kasi pag nagda-drive siya, gusto niya, naka-rest yung arm niya. So, very good. So, hindi to stock, guys. Yung stock switch. So, ang ginawa niya dito, dinala niya kay Car Professor. Eto siya. Ayan. Si Car Professor nag-install ng stock switch niya. Yung stock nito, walang adjustan kung gaano kabilis yung wiper. And nagkaroon na siya ng switch for fog lights. Yun. Very good. So, yun lang. Hindi lang nakopya talaga yung gauge, yung steering wheel iniintay. Pero the rest, very good. So, that's the interior for Brio S na in RS. So, guys, as you can see, kaya naman natin pagmukhaing RS yung base model na Brio through aftermarket means. So, let us know kung worth it yung ginawa namin. Comment down below and like, share, and subscribe. Once again, I'm your Carbro Nico and see you in our next episode. Let's go!